mapagpalang araw po sa ating lahat, sa inyong mga bata. Nandito na naman si Teacher Vanessa upang magkwento sa inyo. Okay, upang maghatid ng aral ng mga kwento na patungkol sa ating Panginoon na galing sa Biblia. Ano ba yung kwento natin na nakaraang linggo? Okay, so yung kwento natin na nakaraang linggo ay ang unang pagpapahayag ng ating Panginoon patungkol sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Ngayon naman, ang ating kwento ay pinamagatang Ang Langit ang Magandang Tahanan ng Diyos. Ang Langit ang Magandang Tahanan ng Diyos. Handa na ba kayo makinig ng kwento? Habang si Jesus ay nasa lupa, binabahagi niya sa kanyang mga alagad kung gaano kaganda ang langit. Okay? So, kanya itong tinatawag na tahanan ng aking Ama. At sinabi doon ni Jesus na napakaraming mansyon sa langit. Ang langit ay napakalawak at mas madami pang magagandang mansyon doon kaysa dito sa lupa. Sinabi ni Jesus, ako ay hahayo at maghahanda ng lugar para sa iyo. At kung ako ay humayo at maghahanda ng lugar para sa iyo, ano ang sabi niya? Ako ay babalik at ikaw ay tatanggapin ko sa aking sarili. Si Jesus ay pumunta sa langit matapos na siya ay mamatay at siya ay muling nabuhay. So yun yung nasa kwento natin ng nakaraang linggo. At habang pinagmamasdan siya ng kanyang mga alagad, ay unti-unti siyang umaakyat sa langit hanggang sa siya ay natakpan ng mga ulap at nawala sa kanilang paningin. At simula noon, patuloy na inaalala ng mga Kristiyano ang pangako ng ating Panginoong Diyos na sila ay kukunin at muling babalikan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ang pahayag, ang huling aklat sa Biblia, dito sinasabi o inilalarawan kung gaano kaganda ang langit. So, at ang pinakakahangahangang lugar dito ay walang iba kundi ang tahanan na ating Panginoong Jesus. So, ang presensya ng Diyos ang siyang nasa lahat ng dako. So, balit, ang kanyang trono ay ang nasa langit. Okay? So, ang mga anghel doon ay nagpupuri, sama-samang umaawit at sumasamba para sa ating Panginoon. Sila naghahandog ng masayaw, ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. So, ang pinakahuling aklat sa Biblia, okay, pinakahuling pahina dito ay nagsasabi o naglalarawan na ang langit daw ay isang bagong Jerusalem. So, ito daw ay malawak na malawak at may mataas na pader na kasingkinang ng mga kristal. Okay? So, ito daw ay binabalot ng magagandang mga bato. Okay? Magagandang mga bato at ang pinakahaligi daw nito ay kumikinang sa ganda. Okay? Kumikinang sa ganda ng mga kulay. At ang bawat pintuan daw nito ay gawa sa isang malaginto o magaganda perlas. So, ang magaganda pintuan ito ay kailanman ay hindi magsasara. So, halika at tignan natin kung ano ang mga nasa loob nito. Okay? So, ang lugar ay gawa sa purong ginto. Okay? Purong ginto na kasing linaw ng mga kristal. Okay? So, ang daan dito ay gawa sa ginto. Ang malinaw na batis, o buhay na batis, ay umaagos galing sa trono ng ating Panginoong Jesus. So, sa kabilang banda, makikita mo dito ang punong buhay. O puno ng buhay na siyang unang matatagpuan sa hardin ng Eden. Ito ay isang katangi-tanging puno na namumunga ng 12 uri. Meron siyang 12 uring bunga. Ito ay namumunga isa sa bawat
buwan. Okay, napakagandang puno nito. So, ang kanyang dahon ay nagpapagani sa bayan. So, hindi na kailangan ng araw at buwan sa langit para magkaroon ng liwanag. Sapagkat ang kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos ay sapat na upang magbigay ng kahanga-hangang liwanag. Kaya't wala nang gabi at dilim sa langit. So, sapat lang ating Panginoon na nagbibigay ng liwanag sa langit. Okay, so magi ang mga hayop ay maaamo na. Walang mga hayop na matatapang, walang mga hayop na nananakit. Habang tayo ay namamasyal sa langit, ayan, ating mapapansin na may mga bagay dito na wala o bawal. So, dito sa langit, wala nang masamang naririnig. Walang mga masasamang salitang naririnig. Dito rin sa langit, walang nag-aaway at walang nagdadamot. Walang nag-aaway at walang nagdadamot. Sa langit, walang magnanakaw. Walang magnanakaw sa langit. Wala rin sinungaling, walang nag-aaway-aaway at walang mga masasama sa langit. Okay, so yan ang mga wala sa langit. So sa langit ay sa piling ng Diyos, okay? Sa piling ng Diyos, wala na tayong madaramang hirap at sakit. Sa langit, sa piling ng ating Panginoon, wala nang hirap, sakit at luha. Okay? Minsan umiiyak ang Diyos sa matinding kalungkutan sa buhay. Okay? Sa lahat ng kahirapan, okay? Papahirin ng Diyos ang iyong luha. So, ang ating Panginoon ang siyang nandyan upang pahirin ang ating mga luha sa anumang ating mga napagdadaanan sa buhay. Maging ang kamatayan ay wala na sa langit. Okay? Wala na sa langit ang kabatayan. Ang mga anak ng Diyos ay makakasama niya magpakailan paman. So, wala na dito ang kalungkutan. Okay? So, wala nang sakit. Okay? At hindi na maghihiwalay ang kanyang mga anak. Okay? Wala nang ililibing. Ang lahat ay masaya sa langit sa piling ng ating Panginoong Jesus. At higit sa lahat, ang langit ay para sa mga batang babae at batang lalaki. Maging sa kanilang mga magulang. Para rin ito sa mga mananampalataya kay Jesus. Sa mga mananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa langit, ang aklat ng buhay ay pinatawag na punong-puno ito ng pangalan. Okay? Sa langit, ang aklat ng buhay ay pinatawag na puno ito ng pangalan ng mga tao. So, alam mo ba kung kaninong pangalan ang mga nakasulat dito? Okay. Lahat ng tao na ibigay ang pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus ay naroon ang kanyang pangalan. So, lahat ng mga taong tumanggap at pagtitiwala sa ating Panginoon ay naroon sa aklat ng buhay ang kanilang pangalan. At ang huling imbitasyon, okay, meron itong huling imbitasyon, ang huling salaysay ng Biblia patungkol sa langit ay nagsasaad ng napakagandang imbitasyon. So, ano bang imbitasyon na to? Ang Espiritu, okay, ang Espiritu at ang babae ikakasal ay nagsasabing, halika. Sabi niya, halika at siya'y nakarinig. Nagsabing, halika. At sa mga nauuhaw ay lumapit. Sino man ang may mga nais na kumuha ng tubig ng buhay ay kumuha ng walang bayad. Ano ba ang aral na tutunan mo sa ating kwento ngayong araw na ito? Okay. So dito, ipinakita kung gaano maganda ang tahanan ng ating Panginoon sa langit. So, kitang-kita naman natin na ito'y kahanga-hanga. Okay, so dito, ipinapakita kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Okay, so
isa sa lahat-lahat ng ating mga pagdadaanan dito sa lupa. Nandiyan kung naroon ang ating Panginoon upang maghintay sa atin. Sa atin ng mga nagtitiwala at tumanggap sa Kanya. Naroon ang ating Panginoon, inaantay niya tayo upang tayo'y makasama niya sa Kanyang tahanan. Kanyang sinusulat sa atin, sinusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay na nagtitiwala sa Kanya. Patuloy na sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon. So, ano ang dapat mong gawin? Patuloy na maniwala, magtiwala, patuloy na manampalataya, magpuri at sumamba sa ating Panginoong Jesus. Ay nagtatapos ang aking kwento. Naway marami kayong napulot na aral sa aking kwento.